Alam ko may competition, pero bantayan mo yung negosyo mo. Tinan mo, umulad ba yung negosyo mo? Okay, naasikaso ba? Accounting mo na ayos. Baka mamaya, akala mo yung problema sa competition. Hindi pala, ang problema internal. Ikaw pala may problema. Okay, so deliver sa ating sasagutin natin sa ating segment na Ask Doc Gigi. Right, so isa na naman deliver ang sasagutin natin ang tanong niya ngayon. So isa na naman deliver ang mapalad na napili natin para sagutin ang kanyang tanong. So ito po ay basahin natin. Asan? Ito po, basahin natin. Ma'am Vani Evangelista. Sabi niya po ganito, hello po Doc, advice na po kung anong dapat kong gawin sa sari-sari store po. Kasi humina ang benta kasi yung katabi kong tindahan, nag-wholesale po siya. Help me naman po. Thank you. Alright, so thank you sa'yo Ma'am Vani Evangelista. Alright, so usapang sari-sari store tayo. Okay, so ano ba ang dapat gawin ni Ma'am Vani? Ganito po kasi situation niya. So meron sa sari-sari store, biglang yung katabi yan, nag-wholesale. Siguro pag sinabi natin wholesale, malaki yan yan. Diba? So, o maraming items. So, siya naman na natining sari-sari store. Okay. So, para sa ganyan, I think, para sa akin, advantage yan. Okay? Kung ikaw ay may the same situation para sa itong vlog na to, para malaman mo din kung ano yung advantage ng kung ganun na yung katabi mo, kakompit mo. Okay? So, una ito, meron akong para kung ganyan ang situation mo ngayon. Kung if you have the same situation like ni Ma'am Vani, ito ang aking advice. Una, okay? Go back to the objective of your sari-sari store. Tandaan natin, ang sari-sari store, ang objective mo dyan, retailing. Ibig sabihin, hindi ka naman wholesaler, di ba? Doon may advantage yung pagkakaroon ng pagiging ganon, ang concept mo. Pero ikaw, nag-sari-sari store ka para, again, paisip ko sa'yo, mapaglingkuran mo yung mga kapitbahay mo na bumibili lang ng mga tingi-tingi. Di ba may mga ganon? Bumibili lang sila ng 1/4. Dalawang gatang na bigas o 1 kilo ng bigas. Pinakamaliit na kape, sachet na kape na tigo, di ko alam kung magkano yun, 5 pesos, 150, something like that. Okay? So, balikan mo yung target mo, yung objective mo. Sabi mo sarili mo, okay? Ako ay nagsari-sari store para paglingkuran mga kapitbahay ko na walang malaking pera pero gusto nilang magkaroon ng mga basic needs nila. Alright? First. Second, isang uling paalala sa'yo na hindi ka nawalan ng market. Kasi ang sari-sari store, pinupuntahan talaga yan ng mga may nalimutang bilin sa palengke, ng mga hindi makabili ng maramihan, ng mga sakto lang ang pera. Okay? So ang tanong ko sa'yo, nabago ba yung kapitbahay mo? Sila pa rin, di ba? Ang nabago, yung katabi mo. Pero yung market mo, nung sinimulan mo yan, hindi naman sila nabago. Si Aling Rosa pa rin yung kapitbahay mo, di ba? Si Kuya Peping pa din naman yan. Si Mang Pedro, si Mang Juan pa rin ang kapitbahay mo. Sila pa rin yung nagsasaka, sila pa rin yung tatanim sa bukid, sila pa rin yung empleyado, sila pa rin yung nagtatrabaho sa napasweldoan a day. Sila pa din yung may mga anak na pabili-bili ng ice candy, ng yelo, ng candy, ng chippy, ng tinapay, ng merienda. Sila pa din yun, di ba? So, hindi ka nawalan ng market. Okay? Nadagdagan yung negosyo, nag-upgrade ka, pero ikaw, ang market, nandiyan pa rin sa paligid. Okay? Alright, so dapat isipin natin yon. Number three, para sa tingin mo, Dok, kakumpit ko talaga siya. So, kung ganyan ang nais sa isipan mo, etong pwede mong gawin. Kasi hindi mo siya makontrol. Alam nga namang i-message mo, i-video call mo yung kapitbahay mo, sabihin mo, huwag ka na mag-wholesaler. Wala namang ganon, di ba? O stop mo na yung tinda mo. Hindi. So that means, hindi mo makontrol yung katabi mong negosyo kung anong strategy niya. Si strategy niya yun eh. Nag-isip siya, nag-planning siya, baka nag-SWOT analysis. O kaya naman, gumawa ng business model niya. So wala tayong magagawa doon. Pero meron kang control. Kaya ang number three, serve your market better. Kasi doon kami control eh. Yun yung kaya mong gawin, yung servisyuan sila ng better. Okay? For example,
Nakita mo yung mga kapitbahay mo. Tingnan mo pa rin, yung unang limang kapitbahay mo, tingnan mo pa din sila, katabi mo. So, sabi ko nga, you have the same neighborhood, di ba? You have the same neighbors. So, tingnan mo pa rin sila, ano yung binibili nila? Yung pa rin naman, di ba? Hindi pa rin naman nagbago. Just try to serve them better. It's either you extend more time, di ba? Or mas maaga kang magbukas, or mas bumili ka pa ng mga pinaka-retail. Alimbawa, kape, maliit na to, Doc. Yung pang pinakamaliit, parang pera niya, magkasya sa'yo. Di ba, like ko nga binabanggit, meron akong pinupuntahan dati na sari-sari store. Nung hindi pa ako vlogger to eh. Tabi siya nung kaibigan namin, churchmate namin. Alam niyo, nagriripak talaga siya ng gatas. Gatas, asukal, kape, niriripak niya. Kasi ang kaya lang ng kapitbahay niya, piso-piso. So kung tingin niya, ito, piso lang kaya mo, gumawa siya ng katumbas na piso. Ibig sabihin, inabot niya ang kliyente niya. Abutin mo ang kapitbahay mo. Kung anong kaya niya at anong gusto niya. Okay? Next, kapatid, pang-apat. Mali pala yung numbering ko. Pang-apat, okay, na bagay na pwede mong gawin kung tinabihan ka ng ganyan mong kakompete na sari-sari store. Okay? So, experiment to offer one product a week. Yung bagong produkto, mag-offer ka ng bago weekly. Si baka yan lang din paninda mo, yung tinapay na yan, yung coping. Alam yung coping? O kung yung makabayan, o kung yung pandilimon. Di ba yan yung mga ino-offer natin? About this time, mag-offer ka ng buwaya. Buwaya, Doc? Oh, may tinapay na buwaya, malaki. Mag-offer ka ng pandesal. Sabi mo kay Mulawin, ganito, Madam, deliveran mo nga ako tuwing alas 3 ng hapon o alas 5 ng umaga sa sari-sari store ko ng pandesal. Abay, matutuwa sa mga kapitbahay mo. Imagine, di na sila pupunta doon tapos mainit pa yung pandesal. Di ba uso naman nung araw yan yung nakakahon na pandesal? O order ka, 100. 100 piraso. Okay, ilagay ko dito. 100. O, diba pag nakita ng mga kapitbahay mo yan, 5 piso, 10 piso, 50, bibili mga yan. Baka magulat ka, dyan pa mag-increase ang sales mo. Subukan mo yon kapatid. Mag-offer ka ng iba. Okay? So, kung dati, wala kang ice candy, nabalitaan mo, parang yung nag-ano ako dito, ang isang araw, meron tayong bisita. Naghanap siya ng reseller ng ice candy. So, sama mo ng ice candy. Sama mo ng merienda. Basta weekly, meron kang experiment. Isang bagong produkto na i-offer mo. Okay? Weekly. Ngayon, kung alin niya yung magtagumpay, dumami ang sales, yon, stay mo siya. Okay? Ako, try mo pandesal. Pandesal sa sari-sari store. Alright? Okay. Next po, na pwede mong gawin para hindi mo intindihin yung kakompete mo na yon, dapat bukod sa may bago kang produkto, magkaroon ka ng pakulo. A week. Iba-iba naman. Di ba sabi ko nga, nung minsan, magpa-raffle. O ngayon naman, meron ka naka-display na isang bagay na yung unang bumili ng 500 sa loob ng isang linggo. Okay? Ito yung bibili siya, pirmahan mo. O bumili ka ng 100, pirma. Sa kanya mapupunta itong damit na to, itong tuwalya na to, itong bag na to, na hindi mo naman binili. Siyempre, baka malugi ka. Binigay ng supplier mo, binigay ng, matagal nang nasa bahay mo, hindi mo naman nagagamit. Okay? 5 yung walis mo, hindi mo pa naman nagagamit. Yung isa, pa-raffle mo. Something like that. Dapat may pakulo ka kahit sari-sari store lang. Yung misa kasi sinasabi, sari-sari store na lang to eh. Alam nyo, misa meron ako nakikita sari-sari store. Wala na ngang pakulo, hindi man lang malinis. Walisan mo na may harap, di ba? Diligan mo, para hindi malikabok. Oh, gayahin mo yung sari-sari store ni Madam Labi, di ba? Aba, dinidiligan nila yung paghapon para hindi mainit, di ba? Para yung singaw, hindi masyadong mainit, maramdaman ang mga bumibili. At ang ganda ng ano niya, ng entrance niya ba, sir? Ano yung maganda yung mga gamit? So, kahit na hindi gano'ng kagamit, lagyan mo man lang halaman. Di ba? Nagkalat may mga halaman ngayon. Nadaming halaman. Alright? Tapos, pwedeng magkwentuhan dyan. Alam mo nung araw, hindi ko alam kung naabutan nyo yun eh. Yung design ng sari-sari store nung araw, meron siyang parang, ano dito, cabinet. Anong tawag dun eh? Basta ganon. Lalagyan na ng bilian, tapos may upuan sa harap. Yung upuan na kahoy, yun ang design. Para yung bibili, upo doon, maipagkwentuhan, uminom siya ng soft drinks, kumakain siya. Tapos may nakita pa siyang paninda, bilan mo nga rin ako niyan. Aba, yung dala niyang pera, nag-times 30, nag-gastos sa'yo, kasi maganda yung ambience mo. Baka pwedeng ganun. Diba?
Baka pwedeng sa part ng pakulo mo, pwede siyang magkape doon. Ikaw ang titimpla, o magkape ka dyan. Diba? Free wifi. O, lahat ng bumibili, naka-wifi sa'yo. Marami kang pwedeng gawin. Kapatid, dapat may pakulo. Sa alip na, isipin mo siya, isipin mo yung sarili mo negosyo. Okay? And last po, na dapat mong gawin. Ika-anim, okay? Bantayan ang negosyo, huwag ang kalaban. Alam ko may competition, pero bantayan mo yung negosyo mo. Tinan mo, umulad ba yung negosyo mo? Okay, naasikaso ba? Accounting mo, naayos. Baka mamaya, akala mo yung problema sa competition. Hindi pala, ang problema internal. Ikaw pala yung may problema. Hindi ka marunong mag-account. Utang ka ng utang kay na Bumbay. Wala mong problema mong utang kay Bumbay. Isa-isa lang, ha? O kaya, gastos ka ng gastos mula dyan sa personal mong pera. Di ba? So kaya, umihina yung benta mo. Eh kasi nga, ano, kayo mismo maingay. Diba? Hindi sa ito mamvani, baka sa iba, baka mamaya may aso ka, di makalapit. Alam mo, may mga distractions, okay? I-clear ang distraction, okay? So, bantayan ang yung negosyo. Alright? So, yan ang aking payo mula kay Doc. Kasi yan po nanggaling ko yan sa mga interview natin. Dandami natin ni-interview ng mga sari-sari store, nakakausap. Okay? So, kaya, pag-isipan mabuti, mamvani, ibang lista, o sa iba natin mga na viewers na merong ganyang situation, okay? I-focus mo lang sarili mo sa iyong negosyo. Alright? So, sana nakatulong ang vlog na to. Sa mga may tanong pa, mag-message lang po kayo, mag-PM kayo, sasagutin natin yan sa segment na Ask Doc Gigi. Okay? Maraming salamat! And please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumulad ating buhay. Thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day, eh? Let's go, let's go! Music.